Hi guys, another day, another vlog. Nakabalik na pala kami from Hong Kong. And today is actually Sachi's birthday. Nandito kami sa Busai Resort kasi birthday celebration ni Sach. So let's go! I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, Hey, Uncle Lip! Look at him! I love you, I miss you all! Keep daw kami kasi si Sach. Kita ko yung dalawang. Parang ito pa yung shopping festival pa daw. Walang pang shopping! Walang pang shopping. It's actually 7:24. Maaga yung nag-land yung plane. Tapos natagalan lang kami sa bagahe. Then nag-book na lang kami ng Uber. Yung malaking Uber kasi ang dami namin gamit. Tapos ito,
back to reality. Kailangan na natin to mga guys. Dapat susunduin kami nila Donet at saka nila Ann. Kaya lang kasi dahil napaaga nga. Tapos Monday work day ngayon. Tra. Kaya sabi namin kita-kits na lang sa bahay. Hirap ka pa ha. Ang ladies ng bahay, 5-star rating daw. Oh, di ba? And si Don, ito siya ko si Ann. Very good job. Oh, di ba? Hi, Bash. Ayan, no, ube. Gawa niya ng tita ko. Ube halaya. Ubeng ube. Oh. Thanks sa Timila. Yeah, thanks sa Timila. Nasa top 10 wanted list na yung auntie mo. Sa paggawa ng krimen na masarap na ube. So, ayun, tapos may mga balot din. Wala na pala. Balot na lang. Top 10 wanted list sa pagkain ng balot. Partida galing pa yung Pilipinas ha. Nakiano talaga. Wanted ka lang ata. Serial killer ng sisiw. Ayan, tapos may mga chicharon, may mangga. Andok yan, andok. Tapos crinkles. Ayan. So, syempre, may aling kikas din tayo. Ayan, may ibang mga food. Mag-unboxing na lang tayo siguro bukas. Ayan. Tapos ito, puro frozen items yan. Mga niluto ni Mama and something else. And ano pala si Miss Ivy? May hika daw siya. Naglat na kasi kayo. O, hindi ako kumain ha. Baka sabihin na naman nito, kain ako ng kain. Defensive! Hi guys! Niligpit-ligpit lang si Satch. Kasi... Siyempre, 2 months na si Bashi lang yun dito. Though, guys, nagpapalinis kami every 2 weeks. Nagkapa-urban company kami. Meron pa nga mga listahan si Sachi dito sa pintuan namin para sa, parang instruction siya dun sa maglilinis. Ito. Meron nung si Sisi tsaka si Apple. And then, ito yung sa urban company na mga instructions niya. So, ayan. And then, every day naman, binibisita ni Apple si Bash. Kasi, hindi naman nga siya, di ba, umuwi ng Pilipinas. Yun. Lagi niyang titingnan. Sabi nga nila, naglolokohan kanina na si Apple daw, pagkadating, hindi pa kakain. Dediretso muna dito sa bahay para pakainin si Bash. O, di ba? Ay! Yung sa Starbucks, free na lang kasi yung need namin na sticker ni Sisi. So, nagko-contemplate kami kung bibili ba kami ng drinks or something. Sabi ko kay Satch, siya na lang yung lumapit para sabihin, ay, baka pwede niyong gamitin yung ano namin, QR code, ganyan. Ayaw niya. So, kinapala ni ate girl yung pagmumukha niya. Meron naman tayong napapayag. So, ayun, kaya meron na tayong Starbucks na planner. Tuesday. Technically, first day of work ko today, pero past 3 a.m. pa lang, gising na ako kasi 7 a.m. na sa Pilipinas.
Kaya yun, so naisip ko, since hindi naman ako inaantok, might as well, mag-liquid muna ako dito yung mga dala namin from Pilipinas. And dahil nire-request kayo lagi na ano yung mga dinadala namin dahil sobrang dami eh, ipapakita ko din siya sa inyo. By the way guys, ito palang mga ina-unbox ko, pinapakita ko sa inyo combination ko ng mga nabili namin sa Pilipinas. Like meron pa ako dito galing pa to ng Iloilo, yung mga pasalubong na binigay sa amin ng friend ko. Meron galing Hong Kong, and actually more galing Pinas siya. Yes, meron mga ganito like this one, 4 cubes, pero kasi mura and meron naman kami baggage. Kaya, ayan, bumili na tayo and syempre, di ba guys, galing tayong vacation, so tipid-tipid. Ayan, yung Pancit Canton guys, iba yung lasa ng Pancit Canton na nabibili sa West Zone versus galing sa Pilipinas. Tapos ito, yan, Ichiran, sa Hong Kong namin ito nabili. Tapos ito naman, Bacha na coffee, bigay ito sa akin nung friend ko. Actually, pinabili ko to sa friend ko. Ayan, Bacha coffee, sobrang sikat nito, based siya sa Singapore, para mag-try ko naman. Wala kasi nito sa Singapore, ayan. Mga coffee drips ata to. And ang binili niya sa akin is Magic Istanbul Arabica coffee. And then mga nabili to ni Sisi sa Macau. And itong Galetos de Bato. Ayan. At saka Rosquillos. Binili na lang niya to sa Lazada. Tapos ito favorite ko to. Mga macadamia na chocolates. Nabili ko to sa Don Don Donki sa Hong Kong. And then ito guys. Order ko to sa Lazada. Tama ba? Lazada or Shopee. Gusto online sa Pinas. Kasi yung Sapporo, kung OG kayo, alam yung na-favorite namin tong brand na to ng Sotangkon. So, meron kaming 2 kilos. Hindi ako makakita ng mga maliliit na pack ng Sapporo noodles. Kaya, ito na lang. Pag na-open natin, ilalagay na lang natin sa Ziploc. Tapos, si Sisi bumili siya sa Lazada din fried garlic. Furikake. Pang gawa natin ito ng baked sushi. Ayan, binili ko lang din ito sa Lazada. Ito, may chicken noodles lang binili si Mama. Tapos, itong Old Town White Coffee sa Hong Kong namin ito nabili. Ito yung favorite ko na coffee actually from Singapore. Ito, binili din ito ni Sisi sa Don Don Donki sa Hong Kong. Some more from Don Don Donki. Tapos ito pala guys, Ilocos Chinchacore. Nag-crave ako nito for the past weeks. Hindi ako makakita sa Grab or meron naman akong nakita. Sobrang mahal ng delivery that time. I think kasi New Year yon. So ayan, nakita ko to sa airport. Kaya binili ko siya 260 pesos. Ayan, magic sarap. Tapos nabili ko to sa Hong Kong, yung Poisian. Ayan. Then, Bakute, galing din to sa Singapore, bigay ng friend ko. Tapos, galing din tong Macau, or Hong Kong, kung hindi ko na matandaan. Another one na galing Hong Kong, Old Town, white coffee naman sa Don Don din. Don Don Donki ko naman to nabili. And then, bumili si Sisi ng mga pang kikay-kikay. Lagi niyong sinasabi, glowing and blooming si Sisi. So, ayan, meron siya mga binili ng mga blackhead something, pimple patch. Tapos, meron din siyang Lux Organics na retinol. Hindi ko sure kung repurchase niya yon pero siya kasi nag-pack na itong mga boxes eh. Tapos, more noodles. And then, bumili din siya ng oil-absorbing film. Yan, Lux Organics with Ancoots. And then, some clothes din na ini-stuff niya. And then, bumili din siya ng mga shampoo, Lux Organics. Actually, meron dito ding Lux Organics sa Low Beauty. Ayan. Pero minsan, walang availability. Pero okay pa din naman. Tapos, meron lang siyang keratin serum. And meron din siyang mga Tiger Balm na patch. And then, mga foot peeling ng Lux Organics. Cucumber pads. O, diba? Nabili din si Sisi. Rinse Off Miracle Treatment. Lux Organics din. Lux Organics, we can win. Ayan, meron pa siya. Ito, nagamit niya talaga ito. Gusto niya itong sunscreen ng Aqua Lux Organics. Ayan. Tapos, isa ko sa marami namin mga nabili, Immuni Plus. Ubuhin kasi talaga ako, guys, with the change of weather dito sa Dubai. And siguro, dust na din. Though, hindi naman talaga ako laging umaalis or lumalabas. Ito, somehow, nakaka-help siya sa akin. Immuni Plus. Madami akong nabili nito. I think 6 boxes ng Immuni Plus kasi may sale sa Mercury Drug. Parang pag bumili ka ng 5 boxes, meron kang free na 1 box. Ito, Immuni Plus, madami nito nagkalat sa mga bagahe namin. Diba? Meron pa tayo. Panty liner si Sisi. Fresh formula na Dio. Bumili din ako nito. Bumili din siya ng mga contact lenses sa EO. Actually, gusto ko ng contact lens din. Technically, pwede na akong mag-contact. Kaya lang ayaw akong payagan ni Saj. Kasi nga, diba, parang naka-laser na ako. Ingatan ko daw yung mata ko. Ganyan. So,
Yeah, masunurin din naman ako minsan. So yeah, mabilis siya ng contact lens. Yung mga walang power, kasi wala namang grade yung mata ni Sisi. And then some more clothes ni Sisi. Sa PAL, 23 kilos lang per box. Tipong pag ang entitlement mo is dalawang 23, which is the usual. Hindi pwedeng 30 dito, tapos yung isa 16. Hindi pwede. Dapat 23, 23 talaga. Ayan. So bumili siya ng tumbler. Gusto niya yung ganito yung malaki. So that's it for the first box. On to the second box tayo. Ay, ito pala guys, puro itong mga damit ko. Mga malilinis kong damit. Madami-dami kasi ako nabili sa Taytay Changge. Tapos sa kung saan-saan pa man, ano po. The plan is 23 kilos lang yung damit. Tapos, 23 kilos for the food, for the grocery, ganyan. And then yung hand carry, more of sa laptop, mga gadgets, mga personal items. But no! Actually ito, ipapasok ko na lang po sa loob. Hindi ko na siya ilalabas para hindi makalat. Kasi puro naman ito gamit ko. Share ko lang yung birthday gift sa akin ng friend ko, ng kumari ko. Thank you again, Grace, Shard, and Yana! So they gave me this customized gift, which is sobrang na-happy ako. Meron yung pang-grind ng coffee beans, drip, ayan, drip. Tapos meron siyang coaster, nakalagay eyes. Ayan talaga yung aking nickname since high school. Ayan, then meron din mug na nakalagay eyes. Yung coffee, ayan. Thank you again, Lare! Then, ito pala gift din to sa akin. Ayan, ni Mami Jack, itong birthday ko. I'm limited edition. Bongga! Then, ito yung mga iba kong nagamit na damit na bahan. Ayan, tapos as a ugly girl, more tape ako akendis. And as a curly hair, ito yung leave-on conditioner ko. Meron akong treatment. Ito yung brand, Curls. And as a work-from-home girl, ang dami kong binili ng mga nipple tapes. Kasi mas press ko siya for me. And pag nag-vlog, yan, safe tayo with nipple tapes. Marami ako nabili nito andun sa isang box. Siguro mga 30 plus. And I think sisi ito, bumili siya ng flat tops. Bumili ako ng Biogesic, Nizoral. Ayan. Effective sa akin yung Nizoral. Si Tyrosine, kasi lagi nga akong inuubo and most of the time, parang allergic something na lang siya. So yung mga friends ko, di ba? Friends ko talaga akong nagsabi. Pero so far, yung si Tyrosine, ito talaga yung nagpagaling sa akin nung last ubo ko sa Pinas. Tapos ito naririnig ko lagi sa mga friends ko, no? Monea, Curl Defining Milk. So bukod dun sa curls na binili natin, try din natin itong Monea. So, dito ko lang nilagay yung chinelas ko. Sobrang helpful nitong chinelas ko to, guys. Kasi nito yung pangharabas ko. Sandals ko. Kasi Irish, hindi talaga. And then here, some more labahan. From Hong Kong kasi, hindi ko na pinalabahan. Ito yung mga Hong Kong OODs natin. Tsaka yung mga huli kong ginamit. Time check pala guys, it's already 4:30 na, na diba? So technically ito yung last na gamit ko. Ang dami rin naman nito guys. As in 13, 14 kilos to guys. Buti nilang mabait talaga yung ground staff ng PAL sa akin. Though kasi guys, meron tong dalawang laptop. Anyways, ito yung aking dalawang laptop, yung personal, tsaka yung work laptop ko. Dito ko nilalagay. Ito yung hand carry ko. And then, Olaplex ko, na hindi ko naman nagamit sa Pilipinas. Tsaka itong mga aking mga skincare. Actually, hindi ako masyadong nakapag-skincare sa Pilipinas, guys. Kaya pag sasabihin niyo sa akin, Miss Irish, yung natin yung skin niyo, hindi ako naniniwala kasi hindi nga ako mag-skincare. Binili ito ni Touch Money Gold. Yung parang sa title eh, Tamarind something. Nung nakita-kita kasi kami ng mga friends ko, biglaan ang namin yung ka-fake it sumi. So, ayan, bumili kami ng mga tote bag. Nakasale lang to, guys. Pero, I think, mga 1.5 talaga siya. 10 peso. So, that time, naka 30% off. Yung mga kasabay, ha? Maabot ko ng 3,000 to. Ayan. Pero, meron na silang branch sa Podio. Nagbibenta sila ng mga merchandise. So, go check them out. So, nandun kami. Sa kumari, ang ganda ng bag, wala niya sa Dubai. Kasi walang Beyond the Vine sa Dubai. Meron sa Singapore. Singapore brand to. Eh, uso to, guys. Sabi ko, gusto ko tumari, akin na lang. Namay natin siya. XS na dumpling bag. Ayan, ang aking isa sa mga bags.
na bago. Alam niyo, gustong-gusto ko ng mga ganitong wipes, mga pili wipes. Maganda siya sa pack. Hindi lang talaga mabigat, guys. Bibili pa ako ng more-more kasi walang mga mini wipes. Tapos, isa na sa mga pinili ko. Ayan. Power bank. Natakot kasi ako nung nag-ilo-ilo kami na baka, alam niyo, brown out, wala akong power bank. Kaya bumili ako nito. This is 50,000 in AH. Dito naman sa Dubai, hindi ko talaga to kailangan unless siguro mag-camping kami. So, at least meron na tayong reserve for the camping kasi kagabi nandito sila doon at nag-plan kami for camping soon bago man lang umupa ang lamig ng Dubai. And then ito sa Hong Kong, bumili ako ng Gatsby yung oil film. Ayan, professional. And then, dito ko nilang ilagay yung mga shoes ko. Ito guys, ito ang sumalba sa akin sa Hong Kong. Yung friend ko sabi niya, bakit ka nag-sandals? Concern lang sa paa. To be quite honest, one of the comfiest na nasuot ko, ito yung aking Gucci na jelly. Grabe guys, as in doon sa golden boots ko na mamaltos ako. Kasi naman, hear me out, hindi ako nag-medyas. Hindi kasi talaga ako mahilig mag-medyas. And ako naman magamit ng shoes. Basta may ganun ako. Hindi siya pwedeng walang medyas. May mga rubber shoes na pwedeng walang medyas. Or dapat lahat ng rubber shoes, may medyas. Sorry naman, kasi hindi talaga ako rubber shoes person. Parang more girly-girly talaga ako, hindi ako sporty. And kung mag-rubber shoes muna ako, sobrang mabilisan lang. Which is okay lang na walang medyas. Pero nung tayo na nag-photoshoot kami ng Sweet Escape, ay namaltos talaga yung pa ako sa Golden Goose. And then nung nag-Macau kami, ito yung pinangharapas ko. Perfect. Walang sakit sa paa, guys. So, bongga. Maghanap kayo ng jelly shoes na comfortable sa inyo. Na tipong pwedeng pang-casual, pwedeng medyo formal kasi black siya. So, I love, love, love this. And ito yung shoes na nabili ko sa Hong Kong. Ito yung Samba OG. Ayan. Samba na black and white. And guys, yung story nito nakakaloka. Binanggit ko na yon doon sa previous vlog nasa last day ng Hong Kong namin. So ayan, I got this for 899. Actually, may pinost lang ako na nagsusukat si Satch ng rubber shoes. After that, marami nag-message sa akin. Nagpapasabay. Alam nyo, kung meron lang talagang bagahe, why not? Wala lang talagang bagahe. So far ha, without the medyas, nung sinuot ko to ang comfy. Pero may nag-message na pag medyo wide yung paa mo, masakit sa paa. But so far, okay naman siya sa akin. I size down, by the way. 14 usual kong shoes for my Golden Goose. And dito sa Samba ko, 39 lang ako. And then the rest, ang personal items ko lang naman. At ito, bag ko, yung Longchamp. Dinala ko itong bag ko. Hindi ko naman talaga ito nagamit. And I have some face masks. Gift ko sa akin yung friend ko, si Ate Bambak, si galing siya ng Taiwan. Ito, nabili ko din ito. Some more paypakwa. Sa Hong Kong ko din ito nabili. Actually, ito, bago ko itong bag. Ayan, yung Tory Burch. Ang mga cases, guys, ang dami ko din na pamili na cases. Kasi di ba nga, bago yung ano ko, bago yung phone ko. So, mas mura naman talaga sa Pinas. And madami ding options. So, bumili ako ng mga cases. Halos lahat ng binili ko, guys, yung MagSafe. Ayan. And ito yung nilagyan ko na lang din ng makeup ko. Nabili ko to sa Brands for Less. So, ayan. Ito pala gift to sa akin ni Sisi ng Christmas, yung Dior na eyeshadow. Kasi alam niyo gusto ko yun. Pero meron na din akong Charlotte Tilbury-ish eyeshadow. May NARS, ako na bronzer. Ayan, basta madami. I will share yung updated makeup kit ko kasi medyo nag-upgrade tayo guys ng makeup kit. Dahil nagbibili tayo ng makeup last year, naka-home. Tayo po ay naka-freeze makeup purchase for 2024. Kung bibili man ako, lipstick ng NARS and or Fenty na contour liquid. Or kung maubos yung makeup. Di ba ang dami pa rin freeze daw? Pero ay, naka-Irish. Di nawawala lagi guys, chichar. And then, wedding ni Jake, yung kapatid ni Ivy. Di ba nagtulog kami ng Batangas? Ayan, ito yung giveaway niya. Kapatid Barako. Yung favorite namin na luncheon meat from Singapore, Nili. Bumili si Sisi sa Lazada. And I think ito binili niya sa Don Don Don. Luncheon meat na Korean ba? Or something. Meron din tayong Hainanese chicken rice mix. Bili pa siya ng more broth. Ayan. For bakot din siguro to. Ichiran, vegan. Chinese sausage. I think sa Macau niya ito binili. Ito, bumili si Sisi ng chicharon powder and tinapa powder. Siguro pang palabok nito. Yung mga natira doon sa masalubong na nabili namin and binigay ng friend namin. Ito, butterscotch and cheese tart and some more sinigang mix.
ako umalis na hindi na sila nakasipaso. Tapos meron ako mga H&M na return na hindi nila pinick up at all. Hindi ako natutuwa sa return ng H&M actually. So, gaya nito guys. Binili ko pa sa Shein. Tapos parang so-so lang siya sa akin. Kaya i-return ko sana. Sayang. Ang dami. Siguro mga worth 300, 400 din dapat yung return ko. Pero i-return ko sana siya kasi akala ko terno siya. Dahil sa picture, terno. Kaya may mahilig ako sa cords. Yung pala, isa lang siya. Okay na din. Kailangan ko lang ng high waist na white. Isa to sa mga airport OOTD ko sana. And nung sinukat ko to, parang hindi siya flattering sa akin. And, alam ko na kasi mahaba din siya. Matatapak-tapakan, ganyan. Ito sana yung pang-swingy na cover-up. Hanapan natin ang paggagamitan. Then ito, kay mama ko to binili. I-return ko sana kasi nga hindi ako nagandahan doon sa tela niya. But I'm just keeping it para ipadala na lang kay mom. Ano to? Cords naman to. Shorts. Ito yung top niya na may patali sa harap. Yung H&M for return kasi yung iba medyo sexy. Based on experience, twice ako nag-order sa H&M, may mga returns ako and hindi ko gusto yung process nila. Di ba, gusto ko siya gagamitin. Hindi ko muna tatanggalin yung tag kasi pag eventually hindi ko naman siya nagamit, pwede ko naman siyang ibigay. Ayan. Ganda sana ng tela nito. Pero parang ang laki ata nito sa akin. Ayun yung mga returns na hindi na-return. Ang konting clear na sa mga bagay-bagay dito sa sala tsaka sa kitchen area. Tapos pala guys, si Satch nakabili siya ng mga hostia sa Antipolo Church. Priest bread na lang yung available, yung mas malaki. Para ibibigay namin dyan sa St. Francis kasi diba minsan kung magsisimba kayo maririnig nyo na kung may uuwi. Ayan, pasuli na magdala ng mga hostia. Ayan guys, maliwanag na pala. Pero pakita ko sa inyo yung ref. So, yung iba tira yan. Sorry, makalat ah. Yung iba tira pa yan yung sa bago kami umuwi. And then, ito yung mga niluto ni mama na frozen items. Langka, ginataang puso ng saging, inihaw, tapos may mga relleno. Tsaka yan pa. At least, meron kaming food for at least a week. Ayan, na lutong bahay pa rin from moms. Good morning. Morning! Good morning! Good morning, Kulitbash! Ayan, nag-aayos kami. Ayan, nag-aayos. It's already 6 ata. 6 ng umaga. Umaga kami mga nagising. Ayan, nag-aayos ng mga damit-damit. Everything. Ayan. Ayos tayo, guys. On my brain.